Okay, we are back dito. Welcome again sa MPGL Southeast Asia Class S Game 2 between Milk from Thailand and Rave, the Filipinos in Korea. So, napakatinding laruan kanina roon sa ating first game, no? Kung saan ang Rave ay nakapag-comeback doon sa kanilang pushing lineup, no? Umiwas sila doon sa clashes mula rito sa Milk na lamang kanina. Nice performance doon from Rin sa kanyang live stealer. So, let's see dito kung ano mangyayari. Rave, baba na naman nila dito ang Faceless Void. Samantalang ang Milk ay Lycan, so medyo standard pa lang dito sa dalawang teams. Alright. So, kanino ba kayo kampi dito, mga tropa? Sa Rave? Or sa, ano, sa Milk? Galing eh. Ang maganda kasi sa Rave, kung alimbawa, alam nilang hindi sila lumalamang sa clash, nasa kanila yung awareness na mag-adjust. So, bihirang teams lang yung feeling ko na nakakakuha ng ano, ng ganon, yung ganong uri ng adjustment. So, talagang it takes yung experience. Lahat ng players ng Rave ay ilang taon na sa industriya ng Dota dito sa Pilipinas. So, kitang-kita yung experience nila dito sa paglalaro. So, Milk, ibaba nila dito ang Brewmaster. Rave, ganun pa rin. Ang first two bans sila, ayaw na ayaw talaga nilang mag-deal dyan sa Faceless Void at Skylight Mage na combo. Kasi, napakasakit eh. Instant sure kill, kahit na, ano, na sabihin na natin, meron talagang mga posibleng counter. Napakasakit talaga nung Chronosphere tapos Mystic Flare. So, ito. Drink Milk. First pick sila. Sa mga nagtatanong, naka-randomize po yung ano dyan. Yung picks and bans. So, sila. Ang pipili dito ng Nature's Prophet. Instant naman dito. Shadow Shaman and the Doom. So, the Doom is open dito para sa Rave pala. So, Kate Masayan. Naku po. Drink Milk. Medyo siguro natigilan sila. Siguro pipiliin dapat nila yung ano, Shadow Shaman para mag-push. Jayo drafting dito for Rave. For Milk ang nag-draft si ZCZC. Siya yung ano kanina. Nyx Assassin. Maganda rin yung performance niya ron bilang support. Talagang siya yung nag-i-initiate ng mga clashes doon. Lagi siyang nandun to support. Talagang nice one from him. Siya rin nag-defend din siya kanina. And yung isa pa, gusto ko pa i-comment, si Toys kanina doon sa Ancient Apparition niya. So, madalas sa pool na sa pool yung mga Ice Blast niya ron. Sa Rave, si Chrissy ang ano eh, MVP eh. Tapos si Rio kanina, nice Rubik lifts mula sa kanya. So, eto, Drink Milk, medyo naguluhan sila kung anong gagawin nila. Dito, so, 40 seconds remaining sa kanilang reserve time. Exclamation point, galit na ako! Exclamation point, boom! Para dito sa MPGL Seiya. So, napakaganda niyan. So, alright. Ayun, pinili nila ang Rubik. Nandito at mukhang ito ang lineup ng ano kanina, ng Rave. So, ano ang pinapatunayan dito ng ZCZC, anong sinusubukan nilang gawin dito? So, hindi natin alam. At mababan doon, ang Crobelus na kanina ay walang gumalaw, walang nagban, walang nagpick.
So, Rave, third band dito. Kailangan pala nila ng isang support dito. Feeling ko nga, isa pang magandang support na epic dito for Rave is yung Sun King. Yung dito, Drink Milk. 10 seconds remaining. Kung gagawin ba nila yung ginawa ng Rave kanina o response lang yun kanina ng dahil di nila nakuha yung Shadow Shaman, so nag-Rubik na lang sila. Maganda naman ang Rubik pag may Doom, kasi pagkabitaw nung Doom, pwede mo kagad nakawin. O let's see kung magagawa nila yun. They will ban dito yung Viper, Earthshaker. Ang sunod na pick dito mula sa Rave. So, nice defensive hero for him. And this is actually yung magandang hero na pwedeng pumigil sa mga speed push. Kasi lagi kang may initiation ng Echo Slam. Kung most likely talaga makakakuha ng dagger tong Earthshaker na to. Most definitely. So, Drink Milk ba? Let's see kung sino ang third pick nila dito. Tinker! So, Global Presence, yun ang meron ngayon sa Milk. So, tingin natin kung ano ang gagawin ng Rave tungkol dito. So, feeling ko matagal na laro na naman to. Kung makakakuha ng kalamangan ng Rave dito, feeling ko magiging matagal na game to. Pero kapag ka nakapag-farm na yung Tinker, marami siyang pwedeng pitasin. Pero ayun na pala, Spectre na ang pick ng Rave. Direct counter to mula sa, para sa Tinker tsaka sa Nature's Prophet. So, masakit yan. So, Drink Milk ba? Medyo tingin ko napapakamot sila dito. Hindi natin alam kung ano ang balak nilang gawin dito. Maliban sa Rubik Lift, ano ang ipang pipigil mo kay Spectre? Yun, Rate King. Dito, so magandang pangdigmaan na naman dito ang lineup ng Drink Milk ba. Medyo para sa akin fairly standard draft coming from Drink Milk ba. Yung ganitong composition. So, let's see kung mag-workout ba yan sa kanila or hindi. So, last band dito ng Rave ay ang Ancient Apparition. So, thinking na magkikerry tong Raid King, and napakasakit ng Ancient Apparition. Lalo na kapag ka-early. Early game na dun siya mag-shine eh. Oo, masakit yung Ice Blast pag meron kang aganins, kahit na wala kang aganins, masakit siya. Pero yung, kumbaga, yung pinaka peak moment niya, no, ni Ancient Apparition, nasa early game. Kasi doon siya mag-snowball. Doon sobrang sakit ng, ano, ng Chilling Touch. And the Ayo, the Wisp, will be the last pick dito para sa Rave. So, meron na kayong pang-check dito kay Nature's Prophet at kay Tinker. So, may hirap nga gumank dito ang Drink Milk ba? May hirapan sila mag-push. So, mukhang ito, kapag iba na yung complexion. So, ang mangyayari na dito, kapag nakalamang ang Rave, hindi na makakabawi yung Drink Milk ba? Yun ang aking kalagayan dito. Ang Tinker, magusubok siya mag-defend. Pero it will be a matter of time bago makapush ang Rave. So, Lich King, ang pick dito ng Drink Milk ba? So, it's 1-0 na po ang score dito. This is the MPGL Seiya Leg 4 Class S. Exciting, exciting games mamaya. Lalo na yung para sa akin na pina-exciting is yung third game. Arrow versus ano? Versus Rave. Arrow kakabalik lang yan. Galing Seattle, no? So, napakaganda niyan. Nice one. Alright. Let's go. Ipakalala na natin ang mga teams sa panig ng Milk from Thailand. It's Toys,
on the Rubik, Lalala na ang pangalan niya, is the Nature's Prophet, si Shadower, ang Tinker dito, ZCZC, the Lich, and the Rin. Spectacular performance kanina ron sa Life Sealer is on the Raid King. Dito naman sa Panic ng Rave, the Filipinos in Korea, it's Cast. On the Earthshaker, it's Boogie. The Spectre, si Rio. Shadow Shaman, si Jeyo. Ang Wisp at ang Doombringer dito, si Chrissy. May magandang set. Ganda. At dito pababa, ang Rave. Tingnan natin. Pero sa top lane, mukhang makakasalubong si Doom. Nalagay na siya ng Devour. Ito, nagkakatingin na ng konti pero walang mangyayari itong kaguluhan. Si Jeyo, tatanim lang ng ward. So this is a mid lane na Wisp, it seems. Meron siyang dalawang tango rito. So let's see kung paano yan mag-workout para sa kanila. So kapag nakapagpa-level 6 kagad to si Wisp, tuloy-tuloy na yung gank dito mula sa Rave. So kailangan pagandaan ng milk yan. And these wards, napaka-aggressive. Ayaw nilang may mag-farm. Rio has the DD. Tingnan natin, wala pa siyang nilalagay na skill dito. Ito na si Earthshaker. Pwede nilang patayin itong Nature's Prophet kagad. Oop, nagkakaabangan lang. Nagba-block. Pero, napakaganda ng pwesto dito ng Nature's Prophet, ha? Sa mid lane. Nakaharasan lang doon. It's the Tinker versus, dito, the Wisp. So, medyo kailangan niya mag-ingat doon. Nang, Wisp, kailangan niya mag-ingat doon. So, wala nang DD. Medyo safe na. Shadower na haras ng konti dito. So, almost, may bote na ba? Wala. Bumili siya ng ng Null Talisman eh. Samantalang si Jeyo, 600 gold na siya. Sa top lane, si Rin. Wala silang dual at nag-rotate lang ang Lich. Kumukuha ng EXP. So, tingnan natin. Feeling ko dito mangyayari ang action eh. Nagkakaharasan lang dito si Toys. Nakaboot siya. Hinaharas niya si Chrissy. Na naka-devour ng ng ensnare ng troll. Oh, ito. Dinadive nila. Si Chrissy papali pa rin siya dito. Papaluin ng konti. May stun si Chrissy dito. Backup from Lala. At si Chrissy gagamitin niya ang Scorcher dito. Makakataas kaya siya. 150 health. Pero grabe yung regen. 20 per second. Isa pang stun. And that will be the first blood doon. Hindi ko na-miss. Yehey! Ito, sa mid lane. Meron ding rotation dito ng konti. So, ito. Nice one from Milk. So, early pressure dito sa Torre. At si Cass dito. Mukhang may balak silang patayin itong mid lane. Ito na ang mga bolang kristal ni Wisp. The fish! Sure up! Ayun, ma-block doon. Pero wala eh. Hindi naman siya akyat. Oop, isa pa. 61 health. Isa pa. Hindi, wala. Hindi umabot. Nice try, but didn't make it, no? Si Chrissy dito. Okay lang naman kasi level 3 na siya eh. Ka-level niya yung dito, yung Nature's Prophet na medyo matagal-tagal na ang kanyang pagtambay dito ha. Nandito na ang reaction ng Rave, pero nasa likod si Lich King at mamamatay doon sa mid. Magkakapalitan sila doon ng patayan ng Tinker. Pero basag na ang toring ito, ito ang babantayan natin. Si Chrissy, inaatake siya pero nice fissure doon mula kay Cast at naiipit dito ang Lich at may ensnare pa siya roon. Rubik Leaf, nagbasag na ang Torre. May stun ba? Meron. Merong stun si Rin. May stun si Chrissy dito. The Tether from the Wisp dito. At si Toys ang mamamatay roon. Nice fissure from Cass. Pero
hindi pa siya nakakuha ng next kill doon. Ito, naiipit si Rin. At mukhang si Rin, hindi rin siya mamatay. Pateter-teter lang si Jayo. Si Jayo pinapalo. Pinapalo ng Skeleton King. Raking na pala siya. Naku, baka makasuhan tayo. Bolang Kristal lumilipad. At si Casta makakuha ng kill doon. 2-3 ang score. 500 gold. Lamang ng milk. 750 experience ang lamang ng rain. So this time, milk. Early push from them. 4 minutes and nakakuha na sila ng first tower nila. Which is expected. Naku po, namatay sa baba. Si Spectre. Sa top, ito, wala masyadong buhay si Crazy dito. Kailangan na mag-ingat ng konti. Jayo, level 5 na siya. Samantalang ang Tinker, level 5 din. Level 2 is the Earthshaker dito. At magpupush sa baba ang Milk. Trying to secure the early towers as fast as they can. Pero nandito ang depensa ng Rave. Tingnan natin kung anong mangyayari. The Shadow Shaman paparating na rin. Naka-haste ang Nature's Prophet dito. May dalang mga Alipores. Oop, fissure dito. Naku, si Kaz nauna siya na-hex. Si ano dito, si Rin hex siya doon. Pero the Sprout, mauurong ng konti. Nice Sprout doon from Lalala. At Reds na doon si Rin. Kung may ano yun, kung may reincarnation siya doon, rock na ito. Yun ang nila, isisigaw nila. MPGL, walang atras. At makapag-regen na siya doon. Pero hindi siya lumalabas. Hindi nila alam kung nasan ngayon ang supports ng Rave. Kailangan nila magpa-level dito. Si Chrissy nandito rin. Level 6 siya, pero wala siyang mana. And Milk will keep on pressuring this. Apat na heroes from Rave ang nandito. Oop, and Milk will back away. Samantalang sa taas si Leech dito. Nice rotations from him, pero kailangan na rin niya nga kumuha ng mga levels dito sama. At mukhang papatay sila dito. Si Boogie, may isa kaya uli siya. The Sprout is here. He will use the hunt. Kanino siya pupunta para mamatay dito? Nice one! At bumaba kasi si Toys doon. Nice form from Boogie. Makakataka siya. So, let's see. Mukhang Rave naman ang ikot ngayon. The Fissure, hindi na block doon. Pero may Hex pa. Hindi abot. Ayun, na-shackles doon. Pero mukhang hindi siya mamamatay. Oop, na-Hex siya. At ayun, doon siya mamamatay. The TP reaction. Shadower, tanking through it all. Toys is here. Mamamatay doon ng Wisp. Palipad. Uy, the Fissure will miss. Sila lalan dito. The Sprout will connect doon kay Cast. The Frost Blast will finish doon yung Earthshaker. That was a bad gank doon from Rave. And Shadower survives. At ito na Jayo will TP in. Level 5 pa rin siya. Delicates na yan. At malapit na mag-BOT itong si Shadower, ha. At yung Torre, pressure lang sa Torre, samantalang si Boogie nagfa-farm doon. Walang mga buhay ang heroes dito ng Milk. Si Chrissy nandito na. He's up with the face boots dito. Which is tama lang kasi ang laki ng ano eh, ng mana cost nung ano eh, Doom eh. So, tas meron ka pang kapag kumukuha ka ng mga neutral na gumagamit rin ng skill, yung Ensnare, ano yun eh, 200 mana yun eh. So, dito, sa mid lane, mga walang buhay, pero mag-regen sila dito. Oh, ito, ginak nila, Shadower, he gets doomed, at ma-setback siya ng konti rito. Shadower, tumatakbo siya ng konti, buhay pa siya, pero ayun, ang mga bola crystal lang tatapos sa kanya, pero mamatay na naman si Jayo doon. Instant buyback from him, Chrissy. Tumataka siya ng damage dito. Si Boogie, nag-farm na lang siya doon. The War Stamp. At may reso dito si Rin. So pwede silang pumalag. Ayan, the reincarnation. Nandito na. Si Lalala, wala siyang buhay si Rin. Mag-isa siya rito. He gets hex. He gets shackled dito at mamatay yata si Rin. Yes, he is most likely going down. He goes down.
dalawang korang namatay doon sa panig ng Mitch. The Rubik Lift, mananakaw doon. Ang Fissure, may Fissure si Cass. Tumatake siya ng konting damage doon. Si Jayob, nag-buyback siya rito. At mukhang doon matatapos ang Clash the Hunt. Ginamit doon, Boogie, Will Kill Toys. At hindi rin siya mamamatay. Nice one from him. Medyo YOLO, pero it paid off. Si Cass nandito pa rin. Naku po, kaibigang Cass. Meron ba skill? May laser. Laser ang papatay doon kay Cass. At magpupush na rito ang Milk. Almost 150 gold away. Pag nakuha nila tong tower na to, secured na ang BOT ng Tinker. The Fortify ginamit. Pero wala pa nagdidepensa rito. Merong relocate ang Rave. Ito na, may nagtitipi na. Dalawang tipi, tatlo. At babasagin na rin ng Tori dito. Si Cast ang nauna. Nanakaw ang Fissure dito. Patay na si Cast. Boogie going down. Patay na rin ng Shadow Shaman dito. Shadow World tumatangke. Pero hindi pa rin siya bumili ng BOT ron. Na-doom si Rin. Wala siyang Reso dito. Boogie, he's up with the Vanga dito. Napakunat niya. Pero down to 90 health at mamatay siya ron sa Fissure. Double kill for Toys. So ayun, nabili na yung BOT. And Rin, nabuhay siya ron kahit sa Doom. So, kahit na Doom siya. So, nice one doon from a Milk. 11-8 ang ating score. Pero this time, nakaka-push ang Milk dito. So, para sa akin, hindi masyadong gana itong Wisp pick ngayon. Isang relock ng palang yung nakikita natin. 3-4 ang score ni Jayo. Tingnan natin ang gold graph. 4,000 gold lead. 1,500 EXP lead. Sa pabor ng Rave. Sa network, naunguna ang Tinker. Pero dikit na dikit lang sila nung Doom. Pero yung top 3 and 4, sa panig na ng Milk yan. So, ano ba ang binubuo ng utility si Nature's Prophet dito, going for the mechanism. So Milk, gusto nilang tapusin to ng bago tayo dumating doon sa point ng late game na malakas na yung Spectre. At si Chrissy dito, inaatake siya. Shadow World travels. At may relocate dito, makakatakas ba sila? Napalipan si Jayo dito. Jayo will fall down. Chrissy, tumatake siya rito, may stun siya. At na-sprout pa siya rito. He's trying to TP away. At wala na silang pang disable doon. Nabubuhay ang Doom. At di pa sila gumamit ng mechanism doon, ha. So ito na magsisimula ng push dito. Mula sa Milk. The size. Gustong magkaroon ng 1-1 na score dito. Uy, makaka-solo kill pa ron ang Raid King. Habang nagpo-push dito sa lane, merong Doom. Pero 40 seconds pa bago ang reincarnation. Eto na, mauna. The Hunt, ginamit na rito. The Fissure, the Chain Frost. Bouncing back, pero sasaluin na niya na yan ni Chrissy mag-isa. Ninja Boogie, splicing. Pero buhay pa rin ang Lich. Ayun na, namatay na siya. Boogie is here. Sino ang na-Doom? Na-Doom si Shadower. Pero malaki ang kanyang buhay. Milk, they're retreating dito. Nasaan ang Fissure? Meron ang Fissure. Ginamit ang Spec Dog doon. Si Toys, tumatangke ng mga bolang kristal. Nanakaw ang Doom. Ginamit kay Boogie bago siya namatay. Rin, 8 seconds bago ang Resu. Lalaban na kaya nila to. May buyback ang Nature's Prophet at Rubik dito. Pero they will decide against it. Back na lang tayo. Eto na, nandito na. Hindi pala sila babak. Game sila. Si Rin, meron siyang Reso dito. So, pwede siyang mauna. Pero kailangan dumating na mga kampi niya. 5 seconds bago mabuhay. Naku po, baka medyo mahuli ang Rubik tsaka Nature's Prophet dito. Pero si Rio, magkakaroon siyang damage. Shadower will get focused down doon. Mamamatay ang Shadow Shaman for a Tinker. Sulit na yon. Nandito na. Ang Rubik, umatake sila. Nag-i-sprout na dito. Ang Nature's Prophet, si Boogie. Napakakunat niya dito. Dumadive. Dinadive nila ang apat. Nagkaroon na lang ng katulong mula sa Alipores ni Nature's Prophet. Inuuna nila si Jayo. May Fissure sila doon. Si Rin, wala na siyang reincarnation dito. And they will relocate away. Si Boogie, nandito pa rin siya mag-isa. Meron siyang TP. At magtatago siya sa mga punuan.
at mukhang mag-TV siya dito. Pero blinking in rin to Chrissy. Chrissy, he gets lifted. He will die. At matatapos na roon si Jeyo. Bumalik siya doon. After saving his teammate. So, no tower kills naman. It didn't convert into anything. Medyo scrappy yung laban na yon. At mamatay na naman ang Tinker sa mid lane for the fifth time. Ginamit ang Master Pitward Zone. Si Lalala, hinahabol siya rito. Wala siyang teleport at mukhang siya rin ay mamamatay na rito. Trying to TP away. The right clicks will secure the kill. So, it's 15 to 14. Napakainit na laro. 29 kills. Almost 2 kills per minute dito ang ating laro. Napakatinding bakbakan dito. Game 2 na ito. Kanina medyo lumalamang na talaga ang Milk. Pero, Rave, finding ways to respond, no? Para sa akin, sulit yung pick up dito ng Vanguard niya, no? At ayun, mamatay sa mid. Si ZXC naman ang susunod. The Chain Frost, ginamit niya. Boogie, umaatake siya rito. Si Jeyo, at mamamatay doon. Ang Wisp. At ayun, killing spree para kay Cass doon sa baba. So, ayun nga, sinasabi ko, sulit yung Vanguard kasi gusto ng Rave na lumaban na lumaban. Shadower is here, papasok siya. Buyback from Jeyo. Mabubuhay para nasa ng Shadow Shaman. Makakaali siya dito sa mid lane. Nagtipi na si Jeyo. Pero mag-isa na lang siya dito. Kailangan niya mag-ingat ng konti. Pero yung mga bolang kristal, napakasakit. And this tower can be denied now. So, i-deny na nga nila. Boogie will deny the tower. Oop! 38-23. At naku po si Boogie! May isa ang charot at mababasag ang tore. Napakamalas naman nun para sa Rave. Samantalang sa baba, nandito si Chrissy at si Cast. Doom with the Blink Dagger dito. Okay na sana for Rave. But they lost the carry and the tower dun sa larong yon. So, sa laro, sa engagement pala na yon. So, rap mahi ito. Blinking is Chrissy. The Stomp and the Fissure ginamit ng parehong panahon. Ginamit ng sabay. At doon matatapos ang ating engagement. Rubik, now up with 1,900 gold. Going for a Blink Dagger dito. O, tingnan natin yung kalagayan ng Tinker. Blink Dagger na siya. 16 minutes into the game. 5 kills and 5 deaths under his name. Actually, maganda yan para sa kanya despite sa mga kamatayan niya. No? So, ito na. Nandito si Ryo. 1,600 gold din. So, I think magkakaroon muna ng konting ano dito. Katahimikan. Kukuhain muna ng mga supports yung kanila mga items. Sulad niya, Blink Dagger na. Si Rubik. Shadow Shaman, malapit na rin. ES. 900 gold. So, yun yung mga kailangan magkaroon ng Blink Dagger dito. Si Nature's Prophet, mukhang bubuo siya ng Necro. So, talagang really asserting that push dito sa baba. Nag-aabang ang dalawang heroes dito ng Rave. Pero, hindi matutuloy yan. Samantalang sa top lane ay nakasmoke si Toys at si ZCZC. Rin is farming. Sino ang kanila makikita? Makikita nila si Ryo. Papasukin, pero nice hex from him. The hunt is used. The Fissure 2. And the relocate is here. Nandito na ang kupunan ng Rave, pero patay na Shadow Shaman dito. The Lich King will fall down next. Nanakaw ang Echo Slam doon. Ang Scorched Earth doon. Milk will lose 2 heroes. At si Shadower, madudoom pa siya dito. Hinahabol siya, nandito na. Ang rest ng Rave dito. At ito na, si Lalala, si Rin nandito na rin. Rin, blinks in dito si Cast, ang kanilang inuuna. May reincarnation dito si Rin, so pwede silang sumugo dito. At may stun sila. Isa pa bang stun? Eto, 3 seconds bago mag-blink. Mag-blink siya mapalapit. May stun si Cast. Si Cast ay mamamatay dito. Pwede pa silang humabol dito.
May sprout, i-sproutan si Chris, pero si Chrissy pero napakunat niya. May TP siya rito. So nasa na ang follow-up nila, si Boogie, gagamitin niya ng Spectral Dagger to. At nagbi-BOT na rito si Shadower. At mapapalipad doon si Boogie. Si Rin tumatangkay pa rin siya rito. May reincarnation pa siya. Ayan na, nagamit na rito. Papasok sila, Chrissy. Might fall down dito. Buhay pa siya, pero ayun, the stun will kill him. Pero yung Nature's Prophet na nakakuha ng kill. Yung normal pala ang pumatay. Si Toys, wala pa siyang Rubik Leaf dito. Blinking in his rin. May stun si Jayo. Meron siyang relocate dito. Mapalipad siya. Nice Fisher from cast. Jayo, buhay pa. Ano ang nanakaw? Nanakaw ang Fisher doon. Boogie will fall down. Tatlo na namatay dito sa panig ng Rave na napakahabang clash. Samantalang ang midlane ay binasag ni Rio. So mukhang nangyayari na naman yung kanina, no? The kills are going towards Milk's favor, pero nakaka-sneak ng mga push itong Rave. So ito, pagkakataon na ngayon ng Milk na i-push tong Toreng to, may buyback yung Spectre, pero mukhang hindi siya mag-buyback dito. Mukhang hindi niya gagamitin yan. Ito, pinasok nila si Cast. Si Cast, minamama rito. Meron siyang Enchant Totem, The Fissure. Si Rin, ako po, wala kang reso, kaibigan. At mukhang siya ang mamamatay dito. Nicely done from Rave. They will defend this tower and kill the carry doon ng Milk. And naka-armlet na tong si Raid King. Shadower, Blink Dagger. So, point booster. Could be going for a, dito? Bloodstone. So, let's see kung anong gagawin niya. Baka casual point booster lang yan. Hindi natin alam. So, lalala. Up to 2,000 gold. Doom pa rin na nakakunat sa network. Nakakunat ng Doom. Plus 15 armor. Tapos 1-4 yung buhay. Tapos may mecha. Masakit. Nakakunat niyan. So, Leech medyo poor. Ganyan talaga ang buhay ng support. Pero 3-3 ang kanyang score. So, napakaganda rin ng mga release na ng mga Chainfrost eh. So, Cast, malapit na siya mag-Blink Dagger dito. Shadow Shaman kanina pa yan. So, next item. Tingnan natin kung anong kanyang bibili dito. Could be a, may binili siya. Ano yung binili niya? Ayun. Staff of Wizardry pala. So, let's see here. Kung ano ang gagawin nila. Ito, magkadikit na. Si Boogie at saka si Jayo. Jayo, 6-7 ang score dito. Boogie up with the relic. So, pagka nag-radiance eh, lalo pang sasakit si Boogie dito. Dispersion. Saka yung ano, yung Radiance, pwede siyang tumangke dito. Pero ito, Milk, they are pushing this lane. Rio is here. And so is Cast. Nawala pa rin Blink Dagger. 40 gold away mula dun sa dagger. At gagamitin nila ang 45 dito para sa Tore. Uy, pumasok si Rin. May reincarnate siya dito. So, ginamit na ang Hunt. Ito na, pumasok na rin si Rio dito. Paabante na ang Rave, pero sa likod si Boogie ang unang mamamatay doon. Si Rin tumatake pa rin siya, ginamit na Echo Slam, pati ang Wards, the reincarnation is already used dito. Rin going in, he will kill Cast. Mamamatay doon ang Leech, medyo bawasan ng buhay. Hinahabol nila si Chrissy dito. So may nagtatravel at ayun, blinking in dito is Rin. The Sprout is used on Rio, walang relocate dito si Jayo dahil pinampasok nila yon. And Rave will survive, but they lose the tower and they lose the Spectre. At ayun, na-doom si Toys doon. May stun siya na rin si Toys. Most likely patay na siya rito. He is dead. Rin, wala siyang reincarnate dito. Kailangan niya ng konting backup. Kailangan niya ng mecha. At hindi umabot ang mechanism sa kanya. Medyo miscom dahil papalayo siya ron. Chrissy, he is not stopping. Umaatake pa siya rito. At hindi sila magkakapaluan. Paluin mo. Hindi, wala. Hindi haabot. So,
Ito ang backup sana ng rave pero hindi umabot. So, Boogie going down again in that engagement. At napatay nila ang Lich King doon. Lich, nagtatanim lang naman ng wards. Actually, level 11 yung Lich. Ka-level niya yung, halos ka-level niya si Jayon na nasa mid lane. So, this Ayo, not really working to its full effect dito, no? So, in terms of tower, actually, lamang ng dalawa ang milk. Meron pa silang isang tier 2 tower. So, lamang sila ng dalawa dyan. Samantalang dalawang tore pa lang ang bumabagsak sa panig ng milk. So, Boogie, level 14. Necro 2 is up. On the Nature's Prophet. So, medyo nagkakatitigan dito. Let's see. Nawala pa naman. Radiance is now up dito kay Boogie. So, eto na. Oras na ng bakbakan dito. Pero kung mapapatumba mo, para maging gana yung... para gumana yung Radiance dito ng maigi, eh, kailangan medyo mabuhay ng konti si, ano, si Boogie. Kasi kanina nung pumasok siya, siya yung unang namatay eh. Na-focus down siya kagad eh. So, ito na po. May Frost Armor na. Rin going in. Si Chrissy ang kanila nakita. Pero may, mag-relocate out ba sila? The Shivas is used at namatay doon kagad ang dalawang support ng Milk. Si Chrissy, napakakunat niya. The Echo Slam. Hits two. Hits. At namamatay doon ng Nature's Prophet. The Reincarnation is used. Napakasagwa para sa kapalaran ng Milk at si Rin ang huling casualty doon. Triple kill for Boogie. Yun ang sinasabi natin pag hindi na focus si Boogie. Effective na effective doon ang lineup ng Rave. At ang namatay lang ay si Doom pero nagamit niya na lahat ng skills niya. Natangke niya na lahat ng damage. So nagawa niya na talaga yung trabaho niya. So... parang okay na yon, you've done enough. Tapos medyo na pwede ka nang mamatay, kaibigan. So, eto. Rave, lumamang na sila sa kills dito. Looking strong in this game. Pero Milk, they're putting up a good fight as well. Up with the Bloodstone dito si Shadower. Tingnan natin kung 8 ka ba akong ngayon eh. Pag lalo na ganito, medyo nawawala na kayo sa lead. Para sa akin, hindi magandang pick up tong ano eh. Tong Bloodstone eh. Well, let's see kung makakapatay na makakapatay sila. So, level 2 rearm for the Tinker. Kayo ba guys, tingin nyo dapat ano, minamax yung rearm? Maganda yan para sa akin. Ano lang eh, level 1 lang eh. Magtatago-tago ka naman. Hindi ka naman naka Ethereal Blade Dagon dito. So gem is up dito para kay Earthshaker. And Necro 3 na si Lalala. Pero hindi ganoon kalaki yung nagiging impact niya dito sa laro kahit sabihin natin 5-3-12 siya. Eh, medyo nag-utility kasi ang ano, ang kanyang role dito. So, let's see ngayon na kailangan niya pa siguro ng damage item para tumulong dito kay Rin. Na hindi niya kaya yung ano eh, yung Spectre tsaka yung Doom na mag-isa siya. So, yun yung makakatulong dito sa panig ng Milk. Sorry, just farming. Sino kaya ang kukuha ng Roshan? Wala pa rin. Katahimikan gaming lang dito. At yan na nga, pumupunta na sa Rave ang kalamangan. Rave,
They are forming up dito sa taas. Ninja Boogie up with 2,300 gold dito. Kumahabol siya sa network dito. Thinker is actually leading. Pero Milk, dito na sila. Magde-defend sila sa top, pero... ayun, wala namang ano. Wala masyadong agana. Pero ito na, naka-smoke dito ang dalawang support ng Rave. At alam na natin, pwede silang pumasok kahit kailan. Parang ganyan, the hunt is used. At mukhang hindi na nila kailangan si Boogie rito para mamatay si Lalala. Ayun. At nakuha pa nga ni Boogie yung kill na yun. At namatay rin ng Tinker sa baba. So, let's see. Ito na. Boogie, Rio, and Chrissy pushing down the bottom lane. O, Tinker, mabilis naman siya mabuhay. Pero ayan, hindi na mukhang hindi madadagdagan ngayon yung ano niya, yung blood zone niya. Paano ka papatay ng ganito? Pwede yung patayin yung mga Shadow Shaman, sila Ayo, pero mamatay ka rin. Pero si Rin dito, mauuna siya. Ginamit ng reincarnation dito. Patay na ang Leech at mag-isa na lang si Rin. Pero nandito si Shadow War, umaatake siya. Si Rin ang inuuna ngayon ni Boogie. Si Boogie, papaluin niya. Boom, shakalaka ito. Babasagin nila yung tore. And 30 to 25 ang score in favor of Rave. They are pinging the Roshan. So, objective Dotto, samantalang si Lalala, eh, nagpo-push siya top lane. Medyo mabagal yan. Unless bitawan niya na yung ano niya doon, yung necro niya, pakawalan na niya. At ito kukuhay na nga ng Rave ang Roshan. So, ito yung sinasabi natin, na kapag ka hindi nakabawi yung hindi naka nagkaroon ng advantage yung Milk, hindi nila na snowball, mahirapan na silang makabawi dito. Mas ganto pa yung build. Ayun na si Tinker, meron na siyang dagon dito, pero mag-BKB na kasi yung Doom. Ayun, das ma-defend nila yung taas. Pero this tower hindi naman buwababa rin ng buhay. So, ayun. Na-defend. So, nalulugi na rito ang Milk. Na-relocate gank. Kaso, nakapag-teleport out na eh. BOT, ang Shadow Shaman, level 15. Ka-level niya yung hard carry ng Milk. Tignan natin yung mga level. Level 15 na rin yung ano dito. Si Ayo, yung Wisp. Ka-level niya yung... pagka-level mo yung Raid King, tapos yung the supports kayo, rap mahina yan. Medyo delikado na yan para sa team. So, alam mo may mali. So, paano sila magbabounce back dito? Unstoppable is Ninja Boogie doon sa baba. Rin. Just farming, pero naipag-iwanan na siya sa gamit. Ang ganda na nung yung progression niya kanina So, hindi ko alam kung paano pa siya mag-respond dito. Si Ninja Boogie already up with the Heart of Tarrasque plus the Vanguard. Paano mo siya papatayin dito? Rave getting another tower dito. So, piniping nila yung mid. Mukhang yun ang kanilang next objective. Pero yung baba, meron pa nga wards dito. Kailangan nila mag-defend. Papasok si Rio. Pero yung mapatay. Ito si Toys, nauna siya. Ano ang kanyang nanakaw? Shackles ang kanyang nanakaw. Ayun, tunaw ang Shadow Shaman doon. Si Rin, meron pa siyang reso dito. Tumatangka siya. Pero si Boogie, may Aegis siya dito. The Aegis ay ang gamit na. At pareho silang mabubuhay. Napakaganda. Bring back. At ayun, doon matatapos ang digmaan doon. Pero mag-push pa rin sila. Si Boogie, medyo nangangati ng konti. The mecha is spent. Ito, napapasok yata ang Milk. Pero nanunood lang sila sa ngayon. Rin, wala na siyang damage dito para kay Boogie. Anong gagawin nila? Ginamit na ang Necro. At mukhang mabasag na to. Boogie, pinapalo dito. Tanking through it all. Pero tatago siya rin sa Fissure. Mamamatay doon. Ang Raid King, Wicked 6 streak.
for Boogie. Ang racket-racket lang. Pero mag-regen dito si Boogie with the heart. So this barracks is exposed at the same time, hindi naman nakakapag split push doon si Lalala. Sana nagpadalaman lang siya ng ano doon, ng Treyan para mag-defend. Pero mukhang hindi niya nagagawin yan. Inuuna nila ang range barracks. The Hunt, ginamit na rito. Pushing Milk back into their fountain. At mabasag dito ang range barracks sa baba. At wala ng creeps. Ito, papasok si Rin. Mahek siya dito. Mereso na siya. So, may nag-relocate. Ayun, makakalis doon. Si Jeyo, si Lich King ang sunod na mamatay. Chrissy, being so aggressive dito, ginamit na ang reincarnation. At patay rin si Toys. At mukhang ito na ang katapusan. Ayun na nga, the GG is called. Rave will get 2 wins dito sa laro nating ito. Milk, medyo malungkot pero nice fight from them. So ayun po, up next ang game natin is Rave pa rin versus Insidious Idol. 7:30 po ng gabi yan. So that's in 20 minutes or so. So maraming salamat po sa panonood. CV Bar po ito ng Mineski TV at marami rin salamat sa ating mga sponsors, Gigabyte, SteelSeries, ViewSonic and The Secret Shop. We will be right back.